Yo, good morning mga kameng. Today's video, gagawin natin is may video is may video. Dito ko lang, magandang umaga. Okay muna. Ang video natin ay bakit mabagal o bumabagal. Mabagal o bumabagal ang isang computer. Ayan. Bakit nga ba mabagal? O mabagal? O mabagal? Kasi nga mabagal. Ayan, Dave. Simulan na natin. Papakita ko sa inyo. I-explain ko sa inyo. Bakit mabagal ang isang computer o mabagal? Ang gulo na mabagal, mabagal. Ayan. Let's go, mga kaming. Ito, guys. Ang i-alam na natin bakit bumabagal. Ibig sabihin, pag bumabagal, dating okay, pero ngayon, mabagal na. Baga, dating smooth, ngayon mabagal na. Yan yung bumabagal. Yan guys, bakit nga ba bumabagal? Ang number one reason bakit bumabagal ang computer. Kasi madumi. Madumi yung mga pan. Example, itong pan. Itong pan na to. Yan. Kita nyo, alikabok ko. Tapos yung airflow, yung pan tsaka airflow na cooling system ng isang computer. Di pwede yung padalasan dyan yung pan. Halos lahat na may pan. Yung exhaust pan, CPU pan, tsaka yung pan ng power supply. Ayun yung kadalasan mga rason kung bakit bumabagal ng isang computer. Ngayon, paano ba papabilisin niya? O paano ba makakatulong? Paano mapabilis? Ang gagawin lang natin, guys. O ang gagawin niyo, lilinisin niyo yung alikabok na nasa pan tsaka sa motherboard. Linisin niyo lang lahat. Basta pag ang maintenance kasi ng computer, once a month or sa dalawang buwan. Isang beses linisin o isang buwan. Sa isang buwan. Depende sa inyo. Gusto nyo isang buwan, once a month. Mas maganda yun. Linisin nyo yung mga pan. Madali lang yung linisin. Palasin nyo lang. Hindi ko na ipapakita, explain ko lang. Kasi hahaba yung video nga. Bakit nga ba bumabagal? Example na lang. Sa tao, kapag puro sipon ka, kaya may COVID, sipon na lang. Ayan. So tingin mo ba, malakas ka pa din, di ba? Kaya mahirapan ka huminga. Kaya mahirapan huminga kasi mayroon ka sipon. O may nakabara sa labasan ng hininga. Ganun din sa computer. Parang tao lang din yun. Kailangan niya makahinga para makatakbo ng maayos. Parang tao. Makagalaw ng maayos. Ganun lang ang computer. Ayan guys. Ganun. Yun yung dahilan kung bakit bumabagal. Yung unang, pangalawang dahilan. Kasi yung hard disk natin, okay, HDD, hard disk drive, ay may problema o may tama na. Malalaman nyo kung bakit may problema ang HDD. May hawakan nyo yung sa ibabaw. Mainit o kaya nagbabibrate. Magbabibrate yung kanyang
ibabaw pag hinawakan. Doon, malalaman nyo na na may tama yung HDD o hard disk drive nyo. Ganun lang. And sa isa pang rason bakit mabagal ang iyong computer. Ang CPU o computer processing unit o yung tinatawag na natin sa loob nito. Kaya may panyan yung pinapalamig niya. Kung sa nagpo-process yun, iinit kaya may pan. Eh, mababa na yung specs. Hindi niya na kaya yung mga nilo-load mong laro o kaya mga nire-render mga ganyan. Basta hindi niya na kaya. Isa pa din ito. Yung RAM. Yung RAM mo ay mababa din. Yung ano niya, megahertz. Tsaka yung gigabyte. Halimbawa, yung RAM mo single stick o isa lang. Tapos 8 gigabyte. Ang mas maganda dun, dalawahin mo ang 8 gigabyte. Kasi magiging 128-bit yung RAM mo. Mas bibilis yung computer pag ginawa mo yun. And, halimbawa, 4 gig lang. One stick na 4 gig o kaya 2 gig. Mag-add ka lang ng isa pa na 2 gig o kaya 4 gig ulit para maging 2 gig plus 2 gig magiging 4 gig. Ang 4 gig plus 4 gig magiging 8 gig. Magiging 128 bit. Pero depende pa rin yun sa frequency. Yung megahertz. And hertz na megahertz ng RAM. Meron kasi yung tinatawag na megahertz na tinatawag. Oo. Basta yun. Ngayon, hindi mo kasi yung bakit mabagal yung computer mo. Kung gusto mo naman mapabilis, yun nga yung sinabi ko, mag-add ka ng RAM, magpalit ka ng CPU, ay mag-add ka ng GPU. Yun. Yun yung rason bakit mabagal yung computer. Yun naman, mabagal. Sa mabagal na computer, o napag-iwanan yung specs, siyempre, kailangan nyo din mag-upgrade. Bakit ka mag-upgrade? Kasi nga, mabagal lang yung napag-iwanan na ng panahon. And, parang cellphone. Kumbaga dati, ano lang, dipindot-pindot ngayon, touchscreen na, di ba? Kailangan mo din mag-upgrade. Ganun din sa computer. Parehas lang yun. Pag-compare lang. Para maintindihan bakit mo. Ayan, ganun. May iba't ibang klaseng upgrade kasi. Mayroong upgrade na bibili ka lang ng parts. Mayroong upgrade na isang buong build na. Ng computer lang bibili mo. Kung gusto mo talaga yung bago. Kasi siyempre kung manghihinayang ka, sayang naman yung computer. Pagka mag-upgrade. Kaya yung iba nag-upgrade, pinapalitan lang ng parts. Ng RAM, nag-a-add ng GPU, mga ganun upgrade. Sa ano naman, bakit mabagal nga? Yung HDD, isa din yun. Gawa ng HDD. Iba ang HDD. Meron kasi tayong tinatawag na HDD tsaka SSD. Meron pa nga ngayon na isa. M.2 NVME. Ang HDD, yun yung dating ano, baga ang HDD kasi matibay. Tapos ayun, matibay siya. Compare mo sa SSD. Ang HDD hard disk drive ay matag pang matagal. And yung SSD, yun yung mabilis mag-boot. Times 10 yung speed. Kasi hindi na siya gumagamit ng disk.
ang ano naman sa SSD, solid state drive, hindi na siya disk, kaya mabilis na siya. Yung M.2 naman, ito yung disk, dito nilalagay. Kung makikita nyo, ayun, direkta na sa motherboard. Hindi na siya gumagamit ng SATA cable, kaya mas mabilis yung transfer ng data o pagbato sa motherboard ng data. Para mas mabilis, kumbaga sa boot up ng Windows, HDD ang pinakamabagal. Sumunod yung mabilis na SSD, sunod M.2. May iba't-ibang klase kasi yung mga yun. Sa ibang video ko na explain, may hirap. Haba yung video na yun. And yun lang kung bakit mabagal yung ating system unit and computer. Kung nagustuhan mo yung video nito, like, share, and subscribe. Subscribe mo lang dyan. And kung bago ko pa lang sa aking channel, baka pwede pa like, tsaka share na din yung video. And mag-subscribe ka na din. Hit mo na din yung notification bell para kapag may upload ako mga video ako mga ganito, ma-notify ka. And hanggang dito na lang yung video natin. And see you in next video mga kami. Eh, sana meron ko yung natutunan o na nakuwang idea sa pag-explain. Eh, thank you and God bless.